Pinagpalang araw po sa mga anak ng Diyos. Kamusta po kayo uli? At natapos ang isang linggo at ngayon ay nagpapatuloy po ang gawain para sa ating Diyos kung saan tinatalakay po natin sa ating pong ginagawang video teaching ang mga tanong ng buhay na kinakaharap po ng mga anak ng Diyos bawat araw. At ako po ay natutuwa sapagkat kayo po ay nagpaunlak ng pagkakataong ako ay inyong mapanood kasama na ating ituturo at pag-aaralan ngayon upang ating makita at masalamin ang ating buhay sa ating pong ginagawang pag-aaral sa bawat linggo. Ang ating pong tanong na ating pong sasagutin ay, kung sulat ka, ano ang mababasa sa iyo? Ayan. Alam niyo ho kasi, maganda ho kasi na makita po natin. Kasi nung araw po, kapag po ang tao nai-inlove, sinusulat po niya sa isang pirasong papel ang kanyang damdamin. Taglay po ng isang papel, ang damdamin ng isang taong sumulat. Kaya mapapansin niyo po, mahalaga po kasi ang sulat. Kaya lang po ngayong panahon na ito, ay hindi na po halos uso ang mga yan. Bihira na po sapagkat uso na po ngayon sa technology ang pagpapadala ng mga sulat sa email at sa pagbibigay po ng mga mensahe sa messenger. Alam ko po na ang mga ito ay ginagamit natin pagtatawid po ng damdamin ng ating puso. Ang sulat po na iyan ay laman po'y ating puso. Kaya titignan po naman natin kung ano po ang sinabi ng Biblia sa paksang ating pong tinatalakay ngayon sa pagsagot sa tanong na iyan, na ang sulat, anong kwento meron ng ating buhay dyan. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang tatlo na may talatang dalawa. Ganito pong sabi dito, hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso. Tignan nyo ano, yan po kasing pagkakasulat na binabanggit po dyan ni Apostol Pablo ay hindi po sa papel na sulat kundi po sa puso. Sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Ayan, alam nyo napakaganda po kasi nung sinabi niya Alam nyo tayo po kasi ay sulat na binabasa ng mga tao. Nang si Kristo ay ating pong tinanggap bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay si Kristo na po ang dapat nakikita sa atin at hindi na po tayo. Kaya para po tayong isang sulat, ang damdamin po ng Diyos ay naisusulat sa pamamagitan at nababasa po ng mga tao sa pamamagitan po ng ating buhay. Sabi nga po dito, kung isa kang sulat, ano ang mababasa ng mga tao sa iyo? Ano ang kwento ng iyong buhay? Huwag naman po sanang kwentong kung ano-ano. Isang kwento o karanasan o patotoo na nagsasabi ng si Kristo yung tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sapagkat ngayon po tayo yung mga titik o sulat na binabasa po ng mga tao. Hindi po nakita ng mga tao si Jesus, pero kapag si Kristo ay nasa atin at namumuhay tayo ayon sa kanyang mga panukalang binanggit sa kanyang salita, nakikita po ng mga tao si Jesus sa ating buhay. May isa pa pong talata. Dito po sa ikalawang Korinto din po, magkasunod lang yan, sa kabanatang tatlo, na may talata pong tatlo. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. O, kita natin, yan na po yan. Tayo po yung sulat, si Kristo, na ipinadala sa pamamagitan po ng mga lingkod. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Alam niyo po kasi, kapag binasa niyo po kasi ang Biblia, yan po'y para pong isang patalim. Nasa Hebreo 4:12 po yan. Na yan po ay tumatagos maging sa pinaghihiwalayan po ng kaluluwa at espiritu. Mahalaga po yan. At yan pong sulat na yan ang ipadala sa atin ay parang isang sulat na isinulat ng kamay na ang mga mensahe ay parang isinulat din sa tapyas ng bato. Subalit yan na hindi sa tapyas ng bato, kundi iniukit po sa ating puso. Diyan po sa ating binasa na inukit sa bato, naalala ko po kasi, alam nyo po kasi sa aklat ng Daniel, minsan pong binanggit po ang kasaysayan o ang nangyari po nung panahong matapos si Haring Nabucodonosor ng Babylonia at nang siya'y palitan po ng kanya anak na si Haring Belsasar. Ang mga kamay na yan ay atin pong pag-aaralan, Sapagkat nung panahon pong siya inabubuhay at naging hindi siya kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon at paglapastangan niya po sa mga bagay na banal, nagbigay po ng mensahe ang Diyos. Inukit po yan sa pader at siya po nanginig sa takot. So ito pong si Belshazzar ay nagkaroon po ng isang piging at 1,000 niyang tagapamahala ay kanya pong tinipon upang makigalak sa kanya.
At ipinakuha niya po yung pong mga gamit sa templo, ano? At ginamit pa niyang inuman yan. Kaya nagalit po ang Diyos. At nang makita niya po ang sulat na yan, inanginig siya sa takot. Nagpatawag po siya ng mga salamangkero na po pwede pong magpaliwanag. Subalit wala po sa kanila ang nagagawa niyan. Hanggang siya po ay lapitan ng kanyang ina, si Haring Belasar, at ipinaliwanag na mayroong isang tao dito na kinakasihan ng Espiritu ng Banal na Diyos. Kaya yan po ay si Daniel. Nang ipaliwanag po ni Daniel ang tungkol dyan, ay sinabi po niya dito sa aklat ng Daniel, Kabanatang 5, na may talatang 5, ay ganito po. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat na nalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari. Ayun, nakita nyo, no? Ang daming makakakita. Eh, bakit pa yung hari? Eh, kasi yung mensahe para sa kanya yon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay mga buhay na titik na binabasa ng mga tao. Mahalaga po kasi yun eh, na si Kristo ay nakikita sa atin. Yung pong mga dating umiinom, eh ngayon po hindi na umiinom, binago ang buhay. Yung pong dating nagmumura, eh hindi na po nagmumura, binago po ng Diyos ang buhay. Yung mga taong nandaraya ng mga timbangan, hindi na po nandaraya iyan. Kapagkat yan ay binago po ng isang buhay na salita ng Diyos na itinatak sa puso ng isang taong nanalig, ang mga salitang ito na kanyang pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Sapagkat ang mga nagsasaliksik po ng kasulatan, eh yan po ang pinagpapala ng Panginoon at ang nagsasakatuparan ng mga ito. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanatang 5, na may talata pong 19. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat sa palagay ninyo na sa mga ito ay may buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang ito ang nagpapatotoo patungkol sa akin. Ayan, alam niyo ho kasi nang sumagot po ang Panginoon tungkol po sa kanyang sarili, sinabi niya na ang mga kasulatan na nasulat ay nagpapatotoo po tungkol sa kanya. Kaya napansin po natin, ano, diyan sa larawan, napakahalaga po kasi ng mga sulat eh. Ewan ko ba, masyado na po kasi moderno ang ating panahon. Pero nung araw, bago pa po nagkapapil, isa bato po isinusulat yan ng Diyos. Napakahalaga po kasi. Kapagkat nung unang panahon, ang kanyang mga salita ay isang buhay na salita. Subalit ngayon, ay nabubuhay tayo sa modernong panahon, ay si Kristo na po yung mga binabasa. Si Kristo ang nakikita sa ating buhay at nababasa po ng mga tao. Balikan po natin yung sinabi kanina, kung kayo ay isang sulat, anong kwento meron ang inyong buhay? Mahalaga po kasi yun eh. Sapagkat kapag binabago po ng Diyos ang buhay, eh meron po kasing mga external evidence na makikita na ang taong ito'y totoong sa Diyos. Sapagkat alam nyo, hindi tayo po pwedeng magkunwari. Mahirap po kasi yung nagsisinungaling. Hindi po kasi kinalulugdan yan ng Diyos. Kaya kailangan po tayo ay mamuhay ng ayon sa diwa ng Espiritu. Tingnan nyo po, dito sa aklat ng Roma, Kabanatang 2, na may talata pong 29. Ang tunay na Hudyo ay ang Hudyo sa kalooban at ang tunay na nasa pagtutuli ay sa puso, sa Espiritu at hindi ayon sa titik ng kautusan. Ang papuri sa Kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Napansin niyo po ano? Kasi sa ating pong panahon, yung pong mga Hudyo ay sa kalooban na po namumuhay at hindi po sa titik ng kautusan. Para pong din sinabi na ang mga salita ng Panginoon ay hindi na lang po nakasulat sa kung ano, kundi yan po ay nakasulat na sa puso ng mga nagsisipagpanalig sa Panginoong Diyos. Kaya unti-unti na pong inaalis ng Diyos ang talukbong ng ating isipan upang makita natin ang kaningningang ito sa buhay ni Kristo na siya namang makikita sa atin. Alam niyo yung kaluwalatiang yan, hindi po matatapos yan. At ang mga taong nagtataglay ng Espiritu ni Kristo ay may evident na isang binagong buhay. Ikalawang Korinto po, Kabanatang 3, na may talatang 18. At ngayon naalis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalatian ng Panginoon. At ang kaluwalatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalatiang hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ayan, alam niyo ho kasi pag sinabing maging kalarawan, maging katulad niya. Eh alam niyo ho kasi hindi po natin maidideny yung fact, no? Na tayo'y namumuhay sa daigdaig na ito na hindi na para sa ating sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Ang isang tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat tayo sapagkat tayo ay mga titik na binabasa ng mga tao na nababasa sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. Sana ganito po tayo nakikita ng iba,
Hindi po kasi yung sasama ng loob, ano? Kundi dahil na ilalarawan po ng ating itsura, ng ating pagsasalita at pag-iisip, na tayo ngay tunay na sa Diyos at mga anak ng kataas-taasang Diyos. Salamat po. At sa pag-aaral po maikli na ito ay nakasama ko kayo at rinawa po ay nakita po natin na tayo po inihalin tulad sa mga sulat na mga binabasa ng tao, mga titik na nakikita sa ating buhay na iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At dalangin ko po na sa inyong pagsubaybay ay patuloy po kayong mabiyayaan ng Diyos sa mga paksang ating sinasagot sa mga tanong na kinakaharap po ng mga anak ng Diyos sa bawat araw. So, yan po ang ating pinag-aralan ngayon. Kung sulat ka, ano ang mababasa sa iyo? Ayan. At ako naman po ay mayroon pong paanyaya sa inyo na kung kayo po ay narito sa Edmonton, ay maaari niyo po kaming dalawin sa aming mga ginagawang pagsamba tuwing Linggo na inyong makikita dito sa screen. Andyan po ang oras na aming pagsamba, ang contact number na inyo pong maaaring tawagan, at ang dako po kung saan po na inyo kami matutuntun sa aming pong mga sa bahay-sambahan kung saan kami mapagpapala ng inyong presensya sa pagsamba po natin sa isang tunay at buhay na Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang dalangin ko po ay maranasan po niyo ang dakilang espiritu ito na nagbibigay ng buhay sa atin at nagdadala sa atin sa isang walang patid na biyaya sapagkat ang ating buhay ay kinalulugdan ng Diyos. Ang dalangin ko po na sa bawat linggo ay makasama kayo sa mga pag-aaral dito at kayo naman po ay mabiyayaan ng kataas-taasang Diyos sa mga paksang ating sinasagot na kinakaharap po natin bawat araw. Pagpalain po kayo at ang dalangin ko po ang tagumpay ng inyong buhay sa linggong ito. God bless po.